Yes, ma'am. Can I help you? And then to Mr. O. Come on. Come here. Oh. What? She's so naughty. No. She arouses some things in me. Stop that. I'm just gonna go upstairs and check what we need. Kasi kung narinig niyo, hindi daw niya chinek yung bathroom. Siya kasi yung last kumamit ng bathroom. Sabi ko, i-check mo before ka lalabas. But eh, nakalimutan niya. We got a lot of deodorant. Toothpaste. I don't think we need anything. Yeah, I don't think we need anything in the bathroom. I think we're good for now sa bathroom. Giniginaw talaga ako ay for some reason. Kunin ko lang yung mga bag. Gusto ko sana pumunta ng Aldi ngayon. Kaso ayaw naman ni Mister. So we need some juice. No, we don't need some juice. Kailangan natin ng meat. I need bread, certainly. Kasi babalik na ako sa aking eskwela. Kaya baon-baon tayo pag may time. Para makatipid din tayo, no? Let's go. Magpapagas kami sa sasakyan ni Mr. Thinking na we will be just quick. Pero, yan. May linya. Dito kasi sa gas station na to, siya yung pinakamura around sa area namin dito. It's the cheapest fuel, you know? Yeah. That's why it's so busy. Yeah, this is the cheapest one. Because last, when I passed the other fuel station, it's more expensive. So, from here to there. Yan. Umaambo na naman. Oh. Tingnan nyo sa likuran namin. May ano din, oh. May nakasunod sa amin. Tingnan nyo mga loves. Yung tin man. Doon, doon. Ang cute. Meron ding baby, oh. Merong baby na tin man. Is there? Nasa Tesco na kami. Oh, it's so cold, mister. It's very cold. Come on. Right, we'll choose a flower for Ate Janice. I don't know what I'm gonna get for her, but I'm spotting this one. Ay, yung flower lang niya parang nalanta na ba? But maganda siya na tingnan. Ito rin, oh, yung lily. Ikaso, I'm not sure kung pwede ba yan or okay sa kanya. Kasi may mga tao kasi na, ano, allergy sa lily. I don't think she is, but we'll see. Ito, oh, maganda. I think ito na lang yung kukunin ko. Ito na lang talaga yung kukunin ko. Lily. So, bang busy today, ha? You don't need cassettes. Do it.
So what you need? What do you need? No, I don't want anything. Tingnan natin yung mga turkey. Ay, they don't have the biggest turkey. I just want to show them the biggest one. The biggest turkey is 22 pounds. Oh no, 26. 22. No, but that's for the bronze, isn't it? Yeah. Yeah, we can get it now. What do you think? What's the difference with this packaging and this one? It's a breed. It's a Merky turkey. Ah, okay. The breed of it? Okay, just get a turkey now. How much is that one? 14 pounds or 18 pounds. Against 26. No, that price is for the extra large turkey, so I don't think so. That's the extra large. Which is a bronze then? 26 bronze. Oh my gosh. Yeah. So for this turkey, kahit na ano lang siya, 3 to 4 kilograms, 26 pounds. Oh my goodness me. Mm-hmm. Okay, this one. Does it matter? It's up to you. No, no. This is the size of the turkey. This is smaller compared to the big one, isn't it? The extra large. Yeah. Don't kill the shopping. Fries. We need fries. No, I enjoy the fish fingers, you know, we used to get. Hindi na ako masyadong nag-vlog nung nasa Tesco tayo kasi sobrang busy talaga. Naiilang ako mag-vlog kasi parang nakatingin lahat yung tao sa akin. So, manonood lang kami ng TV, relax, and then at 3 o'clock I need to cook the ham kasi yan yung hapunan ni Mr. Kasi sana magtitingin-tingin kami sa Tesco kung ano yung kakainin niya for tonight. Inakalimutan namin. Kaya ayun. Kailangan kong lutuin yung ham para mahapunan siya later on. Right, mag-alarm lang ako. Kasi kung hindi ako mag-a-alarm, ay nako. Makakalimutan ko lang. So, 13, 14, 15. Yan. 3 o'clock. So, in the end, mga loves, ito yung kinuha ko. So, ito na. Na-uwi ko na yung Lily na nagustuhan ko kanina. And ito na rin yung card kay Ate Janice. So, when we get the pick them up, you just give them that so you can take it in the house. Because it's quite a big thing that is, isn't it? So, ito yung mga nabili natin na grocery. I just gonna put them away. Namili ako na ito kasi na-miss ko lang ito. Na-miss ko kumain ng ganito ba? Pa-healthy. Can you just stop it, please? It's 3 o'clock. Yeah, I bought the bean. Oh. The bean bag. Very large. How big do you want it? How big is the meat? You want another one to go in there. Bye, Danny. See you later. Bye. Lock me in, please. Yeah, we'll be on here. Bye, sweetheart. Take care. Yeah. So, kailangan ko na itong lutuin para ma-ready siya for 30. Tama nga si Mr. Medyo na parami yung oil dito. Sorry!
Prepare ko na rin yung aking hapunan. Yung hapunan ko is ano, chicken. Nalubat yung camera kanina, so sinet ko na yung timer and ipe-prepare ko na rin yung aking hapunan. So, iba yung akin kasi si Mr. Bit niya yung mag-ham. Ako naman, hindi ako masyadong ma-ham kasi naaalatan ako pag nag-ham ako. So, sabi ko, sige, mag-ham ka. Ako mag-manok. Ay. Pa-stripe lang yung hiwa natin. Sakit, sakit ng mata ko dahil sa onion. May nabasa pala akong comment na breadwinner ba daw ako? I would say na yes, I am the breadwinner kasi I am supporting my family back home. They are all relying on me. And kung ano yung problema sa Pilipinas, problema ko lahat talaga. Pinapasan ko yung problema nila. And nanali lang, sakit, masakit talaga yung mata ko sa sibuyas. And as a breadwinner, masarap na nakakatulong ka sa family mo, sa kapatid ko. But huwag niyo ako masamain, mga palangga, ha. There are times din na napapagod ako. There are times na kini-question ko yung buhay ko, bakit ganito, ganyan. Mostly na pagpagod ako, like nung nag-night time ako, tas nag-long duty agad. Naiyak na lang ako, hindi ko alam kung bakit. Basta naiyak na lang ako, iniyak ko na lang talaga lahat. Dahil siguro sa pagod, din tapos may mga problema sa Pilipinas, ganito, ganyan. So, naiyak na lang ako para to calm down myself. And, you know, alam mo, minsan pag pagod ka, na-realize mo yung bagay na parang bakit ako lang yung effort ng effort, is sila, hindi sila nag-i-effort na tulungan yung sarili nila. Like sa kapatid ko, ngayon, parang nawalan siya ng gana na tapusin yung pag-aaral niya. Sa akin, masakit yun kasi, of course, ako yung nagsusupport sa kanya. And feeling ko parang ang dali-dali lang mag-stop ng pag-aaral para sa kanya. Hindi niya iniisip yung future niya. So, alam mo, handa ako tumulong pero dapat din tulungan nila yung sarili nila. Like sinasabi ko sa mga pamangkin ko na mag-aral kayo na mabuti kasi I'm here to help you. Pero dapat tulungan nyo din yung sarili nyo. So, yeah, hopefully hindi mag-asawa ng maaga. Hello, good afternoon mga palangga. So, itong video na to, idudugtong ko to sa video na kinuha ko 2 days ago. Kasi I feel like yung pagiging being breadwinner ko and yung topic or yung title sa video natin for today is kadugtong siya or may connection sila sa isa't isa. So, ang pagiging breadwinner, it's so fulfilling, masaya, and as part of being a human, nakakapagod din minsan or minsan nakaka-pressure. Na-pressure ako minsan kasi they are all relying on me. Nakadepende sila lahat sa akin. And kung if I failed them, ano yung gagawin nila? Paano na sila? And nakakapagod kasi yung mga overtime, hindi biruan ang pag-overtime sa mga trabaho. And may mga moments talaga ako, sinabi ko naman doon na may mga moments talaga ako na nagbe-breakdown kasi hindi ko alam kung ano yung rason kung bakit nagbe-breakdown ako. It's either na pagod, homesick, everything. And after na maiyak ko lahat, okay na naman ako. And as part of being a breadwinner, may mga
gusto kang gawin na hindi mo magawa-gawa. Like, for example lang ha, sobrang babaw lang to na example. Like, for example, yung nagpa-quote ako kung magkano ang mapagawa ng braces dito, anong nalaman ko kung gaano ang presyo na magpagawa ng braces dito, sabi ko na lang sarili ko, oy, wag na, para ipadala ko na lang to sa Pilipinas kasi ang mahal-mahal dito. And may mga gusto akong bilhin minsan pero hindi ko mabili-bili kasi, oy, nagpapaaral pa ako ni Bunso, ganito, ganyan, may tuition fee pa, hindi pa pwede. So, yeah, yung mga ganong bagay na yun. At sa title naman ng video natin, mag-story time ako kasi I feel like hindi to maiintindihan ng lahat. And alam ko naman na hindi to maiintindihan ng lahat. Pero ang hinihingi ko lang mga palangga is, please respect my opinion kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng opinion. So, please be respectful sa comment kasi sobrang dami na eh. Sobrang dami ng comments akong nare-receive. Email na nare-receive. I'm trying to avoid this comment talaga kasi pag ini-entertain ko tong comment na to, nawawala ako sa focus. So, yeah. The question is, bakit wala pang baby? Bakit wala pang anak sa tagal-tagal yun ni Mr.? Bakit wala pa? First of all, we're not trying. Hindi talaga kami nagtatry. And nung first 2 years namin ni Mr., ako yung atat na mag-anak. Kasi, of course, yung mindset ko at that time is, pag mag-asawa ka, dapat may anak na kayo. Yun yung mindset ko at that time. Mostly na galing ako sa probinsya. Hindi naman lahat ha, pero at that time kasi, uso sa probinsya namin na mag-asawa ng maaga, mag-anak, yun. But coming here, dito ko na-realize na dapat pinaplano pala yung mga bagay na yun. Kasi sinasabi sa akin ni Mr. na you need to be established before having a kids. You need to be able to support yourself just in case na mawala ako. At least makakasupport ka sa sarili mo, sa anak mo. So of course, yung mga sinasabi sa akin ni Mr. at that time, hindi talaga siya nagsisink in sa utak ko kasi yun nga, yung mindset ko, sinasabi ko sa inyo na pag may asawa ka, dapat mag-anak na kayo. So, nahihirapan ako at that time, kini-question ko bakit ayaw niya, bakit ganito yung mga sinasabi niya, kasi meron namang bahay, meron namang income, bakit ayaw niya magka-baby. So, that's a big hoo-ha talaga, palagi namin niyang inaawayan ni Mr. During that period, mga palangga, naging full-time caregiver din ako. To the point na I'm doing 42 hours a week. There was one particular shift na nagpa-alala talaga sa akin or nagpa-realize sa akin na yes, tama si Mr. na hindi pa ako ready sa next stage ng buhay ko. Hindi pa ako ready sa pagkakaroon ng anak kasi hindi ko kayang suportaan yung sarili ko kasi in case na mawala si Mr., meron akong anak, paano na ako, paano na yung anak ko, paano na kami, yan yung mga iniisip ko at that time. Kasi of course, pag once you have your baby, hindi titigil yung mga bills, you have more bills to pay. So, doon nabuo yung decision ko na kailangan kong mag-aral. I need to have something for myself first before raising a child. So, yun. Doon ko talaga napag-desisyonan na kailangan kong mag-aral. And for the record ha, walang masama sa pagiging caregiver. Matinong trabaho ang pagiging caregiver. But at that time kasi mga palangga, I was working sa private care home. So, minimum lang talaga yung sahod to the point na flat rate lang talaga. So, you know, kung my baby and pag in case na mawala si Mr., of course, yung gastusin, mataas yung gastusin. So, I need to do something better. So, that's why nag-pursue ako ng nursing ko. So, of course,
nag-aral ako ng mga entry requirements nila dito. Hindi ka lang basta-basta makakapag-enroll dito. So, inaralan ko pa yung mga entry requirements before na nakapasok ako sa nursing course ko. So, fast forward tayo. That's the reason why na wala pang baby. Kasi, at the moment, ang fino-focus ko talaga mga palangga is tapusin ko yung nursing degree ko. And then, we will say later on. And alam ko naman, maraming nagpapa-remind sa akin. And yes, I don't need reminding, please. Na the more you age, the more na mahihirapan ako na magkaanak. But alam niyo kung ano yung ginawa ko before ko sinubmit yung nursing application ko. Nag-pray talaga ako kay Lord. Nag-pray ako na sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng sign. And alam niyo, binigyan niya ako ng sign. So, pinush ko talaga yung pag-apply ko ng nursing degree. Kasi sinabi ko sa kanya na, Lord, kung makakapasok ako sa nursing course na to, ikaw na yung bahala. Kasi ikaw yung nakakaalam kung ano yung plano mo para sa akin. And by the time na sabihin ko sa iyo na I'm ready, kung bibigyan mo man ako or hindi, magpapasalamat pa din ako sa iyo kasi you're always there for me and giniguide mo talaga yung mga decision ko sa buhay ko. So, yeah. So, that's why wala pang baby kasi ginagawa ko pa yung nursing and we'll see later on in life. I will just have to take it one step at a time. Kasi, kung magkakaroon na kasi ako ng baby ngayon na, kasi alam nyo, there are people as well commenting my videos before. Before I start my nursing degree, sabi niya, sana mag-anak ka sana dapat before ka mag-nursing school. Para si Mr. yung magbantay. Natawa ako sa comment niya kasi, really? Para si Mr. yung magbantay? So, let's say for example na mag-anak ako before sa nursing degree ko, before ako mag-isisimula sa pag-aral, then si Mr. yung magbantay sa bata. Do you think natitigil yung mga bills pag may anak na ako? No. And alam ko if kung meron na akong anak, mag-iiba yung priority ko mga palangga. Yung priority ko, hindi na yung sarili ko. Hindi ko na iisipin yung sarili ko, kundi iisipin ko na lang yung kapakanan ng anak ko. So, as much as possible, that's why na ina-avoid ko talaga to kasi pag iniisip ko talaga to mga palangga, nawawala ako sa focus. So, kaya tinatry ko talaga tong i-avoid. That's the reality of it. Ina-avoid ko to na i-answer to mga question na to. Kasi I have a plan. And yun na nga yung sabi ko, kung bibigyan man niya ako or hindi, magpapasalamat pa din ako sa kanya. And additional na rin, kung wala man akong anak or meron man akong anak, at least na alam ko na makakasuporta ako sa sarili ko, makakapag-provide ako sa needs ko. And I just don't want it to happen na I become a responsibility to anyone or to my family. Kasi coming from a big family, mga palangga, isa din sa mga rason ko is I want to break this chain na naririnig ko rin to sa family ko ha, to my own family, hindi naman lahat ng Filipino, hindi lahat ng tao may ganitong mindset. Pero may naririnig ako na mag-anak tayo ng marami para pagtanda natin may mag-alaga sa atin. Or mag-anak tayo para may pagpipilian tayo just in case na yung isa masama yung ugali or for whatever reason. So gusto kong i-break yung chain na yan. So,
Yeah, so focus na muna ako sa pag-aaral ko kasi sayang yung tuition fee ko. Nakabayad na ako ng tuition fee. Eh, ngayon pa naman ba naman ako mag-baby-baby? So, yeah, after na lang siguro kung ibibigay, kung hindi, wala na ako magagawa. So, sabihin nyo naman na iba talaga pag may anak. Yes, iba talaga pag may anak. Iba yung happiness as what other people said, but kung walang anak, hindi, wala na tayong magagawa. You just need to be happy on what you got and do not base your happiness on what you haven't got. So, yun. Just please be mindful sometimes with your comment and please respect someone's opinion and someone's choices, kasi iba-iba talaga tayo ng sitwasyon and pananaw sa buhay.